posibleng mawala ng internet ang buong mundo dahil sa posibleng pagtama ng solar superstorm. Ayon sa mga scientists sa Amerika, solar superstorm na nagbabanta na mabura ang internet ng ilang linggo o buwan. Kamakailan lamang ang balita tungkol sa isang potensyal na solar superstorm na bumulaga sa ating mga pahayagan at nagbigay diin sa isang napakalaking tanong. Paano kung mawala ang internet ng ilang linggo o buwan? Sa panahon ngayon na ang ating pang-araw-araw na buhay ay nakasalalay sa koneksyon sa internet, mas nakakatakot di umanong isipin na maaari itong mawala ng pansamantala dahil sa isang astrolohikong pangyayari mula sa ating araw. Samahan niyo akong alamin ang kabuuang kwento ng potensyal na solar superstorm at kung paano ito maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa ating digital na pamumuhay. Habang tinitingnan natin ang masalimuot na yugto ng solar superstorm, hindi natin maitatanggi ang mga masalimuot na puwersa ng kalawakan at kung paano ito nakikipag-ugnayan sa ating maliit na planeta. Ang solar flare, isang biglang pagsabog ng enerhiya mula sa araw, at ang coronal mass ejection or CME, isang pag-urong ng malaking bahagi ng solar atmosphere patungo sa kalawakan, ay maaaring magdulot ng pag-urong ng enerhiya sa magnetosphere ng Earth. Kung ito'y magiging ganap na malupit, maaaring maapektuhan ng ating satellite communication systems, GPS navigation, at iba pang teknolohiyang umaasa sa walang pruwisyong koneksyon sa kalawakan. Hindi lamang ito magbubunga ng pansamantalang pagputol sa ating koneksyon sa internet, kundi maaari din itong magdulot ng mga malfunction sa mga spacecraft, solar panels at iba pang teknolohiya sa labas ng ating planeta. Nitong nakaraang linggo lang ay hindi malilimutan ng mga siyentipiko at eksperto sa larangan ng kalawakan. Noong mga nakaraang araw, isang kamangha-manghang solar superstorm ang bumulaga sa ating kalangitan. Isang pangyayaring kahit na sa kanyang malakas na pag-unlad ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa mga tagapagmatsyag ng kalawakan. Ang solar superstorm na ito, ayon sa mga siyentipiko, ay isa sa mga pinakamalakas na naitala sa mga nakaraang taon. Isang muling paalala sa atin ng kamangha-manghang kapangyarihan ng ating araw at ang pangangailangan na masusing aralin ang solar activity. Ang pag-aalsa ng solar flare, isang bahagi ng araw na biglang naglalabas ng napakalaking enerhiya, ay isang kamangha-manghang pangyayari sa larangan ng astronomiya. Habang ito ay nagaganap, isang malaking bahagi ng enerhiya mula sa ating araw ang itinututok nito patungo sa kalawakan. Ito ay hindi lamang isang masilayan na pinomina, kundi isang pangyayaring may potensyal na magkaroon ng malalim na epekto sa ating planeta. Solar flare, ang coronal mass ejection or CME naman, isang malaking pagsabog ng particles mula sa araw, ay maaaring magdulot ng disturbance sa magnetikong field ng Earth kapag ito'y tinamaan. Ang malalaking pagbabago sa magnetic field na ito ay maaaring magkaroon ng seryosong epekto sa ating teknolohiya. Maaaring madirek ang mga charged particles na ito patungo sa ating planet, na maaaring magdulot ng mga issue sa mga satellite sa kalawakan. Ang GPS system na nagdedepende sa mga signal mula sa satellite ay maaaring mawala ng tamang oryentasyon at ang mga power grid naman ay maaaring maapektuhan din dahil sa pagdadausdos ng enerhiya sa mga linya ng kuryente. Ang mga potensyal na pag-atake sa ating teknolohiya ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng masusing pagsusuri at pag-unlad ng hakbang upang mapabuti ang ating early warning systems at teknikal na handang maprotektahan ang ating mga sistema sa anumang epekto ng solar superstorm. Ang mga satellite communication systems na may mahalagang papel sa pagbibigay ng signal para sa mga telekomunikasyon, telebisyon at internet ay maaaring maapektuhan ng solar superstorm. Ang biglang pag-angat ng enerhiya mula sa araw at ang paglilipad ng charged particles mula sa CME ay maaaring magdulot ng distortion sa signal at magkaroon ng interference. Ito ay maaaring magresulta sa temporaryo o kahit permanenteng pagkawala ng koneksyon sa mga satellite. Sa modernong panahon, ang GPS or Global Positioning System ay nagiging pangunahing bahagi na rin ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Subalit ang solar superstorm ay maaaring makaapekto sa mga GPS signals na maaaring magresulta sa maling oryentasyon ng mga navigation system. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring magdulot ng maling impormasyon sa pag-navigate
lalo na sa transportasyon at aviation. Ang solar superstorm ay maaari ding magdulot ng geomagnetic storm sa Earth. Ito ay nagreresulta sa paggalaw ng charged particles sa atmosfera na maaaring makialam sa linya ng kuryente. Ito ay maaaring magdulot ng overloading at pagkaputol ng mga power grids na maaaring magresulta ng pangmatagalang blackout sa ilang lugar. Ang pagkawala ng kuryente ay may malaking epekto, hindi lamang sa ating pang-araw-araw na buhay, kundi maging sa mga industrial na proseso at operasyon. Isa na rin dito ay ang mga modernong aparato tulad ng smartphones, laptops at iba pang mga kagamitan sa bahay na konektado sa internet ay maaaring maging vulnerable sa mga pagbabago sa electromagnetic environment dulot ng solar superstorm. Ito ay maaaring magdulot ng mga malfunctions at damage sa electronic devices na maaaring mahirap o kahit imposibleng ma-repair. Sa harap ng potensyal na epekto ng solar superstorm, mahalaga ang mga hakbang na ating gagawin upang mapabuti ang ating paghahanda at kaligtasan. Ang pagsusuri sa solar activity ay naging prioridad ng mga siyentipiko. Ang masusing pagsusuri at pananaliksik ay nagbibigay sa atin ng mas maraming kaalaman ukol sa mga solar flare at coronal mass ejection. Ang mga advanced na teleskopyo at iba pang instrumento ay nagbibigay daan sa mas maaga at mas epektibong pagsusuri ng anumang potensyal na solar superstorm. Ang pagbuo ng mas pinatibay at mas mabilis na early warning systems ay isa rin sa mahalagang hakbang sa paghahanda. Ito ay nagbibigay ng sapat na oras para sa mga tao na makapaghanda. Maaaring ito'y sa pamamagitan ng pagtanggal ng sensitive electronic equipment o pagtagpo ng mga contingency plan. Sa pagiging handa, maaari nating mabawasan ang posibleng pinsalang dulot ng solar superstorm. Sa kabuuan, ang pangmatagalang paghahanda at pagiging handa para sa epekto ng solar superstorm ay isang kombinasyon ng pagsusuri, teknolohiya, edukasyon at koordinadong aksyon. Sa pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng lipunan at internasyonal na komunidad, maaari nating masiguro ang kaligtasan ng ating teknolohiya at kakayahang bumangon mula sa anumang hamon na maaaring dalhin sa kalawakan. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, tayo ay nagiging mas handa sa hinaharap, na kahit kailan ay maaaring magtaglay ng mga di inaasahang pagbabago mula sa masilimuot na yugto ng kalawakan. Paano kung mawala ang internet ng ilang linggo o buwan? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video at i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!